Su mouse. Oh, no. Vean. Hello everyone. Good afternoon. Good morning. Good evening. Pero ngayon afternoon po dito. So, ito ang lunch ko. Exactly 12:30 ang kain ko. 12:30. So, ito. 12:25. So, may 5 minutes pa para sa introduction. So, meron akong lunch na tinatawag na dosa. This is Indian food. In-ordered ko to kanina lang. And meron siyang kasama nito na white na parang hindi ko alam kung may coconut ba siya or so yung mga dahon-dahon na maliliit. Tapos ito yung naan bread. Ayan, naan bread. Ayan. Malaki siya. Pero hinati-hati ko na siya. Pinalambot ko na siya. Steam ko siya. Kasi kagabi ko pa ito binili. Niligay ko sa ref. Medyo matigas. Tapos pag bumili ka ng dosa, may kasama siya. Set siya. Itong dalawa, tsaka ito. Naman. So, ito ang mukbang ko. Puro tinapay. Actually, mahilig ako kasi sa tinapay. Ang bilis ng panahon, last week lang, ang kinakain ko, malunggay pandesal sa Pilipinas. Oh, yeah! Ang sarap-sarap. Ngayon, ito na. Back to itong mga tinapay. Meron pa akong ito. Cashew, maple, turmeric. Para kasing naisip ko, medyo masarap siya dito. Spread mamaya. Ayan. Ano siya? Healthy. Magkaroon naman tayo ng healthy dito. Sa kinakain ko. Actually, healthy naman itong mga to. Itong mga bread. Kasi flat siya eh. Flat bread. So, nabili ko to kanina. In-order ko to ng worth, ano lang, 6 dirhams. Ano ko pong ginagawa pagkakain ko? Inom na. Maluwag na. Ito ang first meal ko. Ang ginagawa ko kasi nag-IF ako intermittent fasting. So, kahit anong gano'ng karami ko. So, start ako ng 12 or 12:30 na tanghali. Yan. Kakainin ko na kahit anong gusto ko hanggang 9 o'clock ng gabi. Medyo na-late ako ng 30 minutes ngayon kasi kagabi medyo late naman din ako natapos kumain kagabi. Imbis na 9 o'clock ng gabi, 9:30 ako natapos. So, in-adjust ko lang ngayon ng 30 minutes. Okay? So, pwede tayo mag-umbisa. Masarap to. Masarap naman siya eh. Parang ito, meron siyang potato. Ayan. Meron siyang potato. Kaya, healthy-healthy naman ito. Okay. Ito, namiss ko ito sa Pilipinas. Hindi ko lang mahal yata yung mga ibang food doon. Kaya ngayon, namimiss ko. Pag nandito, namimiss ko naman yung pagkain ko. Yung tinapay man, yung namimiss ko yung
malunggay, tinapay, pambisal. Meron din siyang string beans. Yan. Masarap naman siya eh. Hindi siya masyadong maanghang. Kahit may sili, pero yung sili niya, parang sa sinigang lang yung hindi maanghang. Ayan, sana. Hindi ako masyado sa maanghang. Pero, ayoko siya. Pag kinain mo diretso, maanghang. Pero pag dito, ano lang siya. Nakahalo niya eh. Sarap. Ito naman. Ito. Meron siya yung mga, meron pa siyang ito. Ito lang kung yung bilo. Parang olive ata ito. Black olives ata ito. Tapos ito meron siyang maliliit na dahon-dahon. Pero masarap to. Parang may coconut. May coconut siya. Pero masarap. Sarap. Sarap. Sarap-sarap papake. Ba't ganun kaya? Pag nandyan ka sa Pilipinas, mamilis mo yung mga ganitong pagkain. Pag nandito ka naman, sa Dubai, mamilis mo yung mga pagkain Pilipinas. Umuwi ako ng Pilipinas, ang dami-dami kong kinain. Sobrang nakain ko lahat ng namimiss ko. Makain ako ng favorite ko sobrang yung kakanin. Mga kakanin. Sili. Mga kakanin. Kuchinta. Ayan, ang sarap. Puto binyan, ang sarap. Puto na rice puto, rice cake, parang gano'n. Ang sarap talaga. Iba pa rin ang pagkain sa Pilipinas. Sobrang hili ko sa mga kanin. Shoutout ko na sa Bayoko. Si Pipo Pascual. Awww. Okay. Siya lagi nag bumibili ng malunggay pandesal ko. Tuwing umaga, bibili siya. Init. Titigim lang ako isang beses. Isang piraso. Sa umaga. Kasi sobrang init lang. Sobrang gusto ko siyang kainin. Ang lambot-lambot. So, dahil nag-intermittent fasting ako, sa gabi ko na siyang ginakain. Yun na rin na yung pagkain ko sa gabi. Nauubos ko kahit mga siguro 8-10 piraso sa upuan sa isang gabi. Sa dinner. Tapos lagi siyang may kinakain. Kasabayin yung pandesal yung sardinas. Kalimutan ko lang sa sardinas yung sarap. Gaganyan mo, isa mo, sarap. Ayun, tinitiran niya ako lagi. Sa gabi, yun ang kakainin ko. Sarap. Iba pagkain sa atin, iba. Pero sarap din naman dito. Ngayon doon ako, namimiss ko. Last week lang ako, umuwi ko dito. Nagbakasyon lang ako. Namiss ko naman na nandun ako yung mga Mandy. Namiss ko dito. Sarap. Kaya, kamaya magkikita-kita kami ng mga kapatid ko. Gusto ko ng Mandy.
Ito para siyang pancake, di ba? Parang pancake. Para siyang Ethiopian ano, bread din. Mas masarap to. Kasi ito naman pinang sasawsaw ko sa butter chicken. Pero dahil favorite ko siya, kaya ko siya sinama ngayon. Pero ito talaga yung set niya. Oh, may sili. Yung sili pa niya, putol talaga eh. Talagang kakapit yung anghang niya sa pagkain. May kaunting anghang, kagat lang. Kahit kumain ako ng kahit ano, to 9 PM yun lang ang kain. Yun lang. Kahit ano pwede kong kainin. Kahit napakaraming kanin pa niyan. Kung i-burn mo naman sa workout mo, bakit hindi, di ba? Tsaka, tubig na ng tubig. 9 PM hanggang the next day, tubig lang. Tubig. Tsaka tutulog ka na naman. Maganda benefit, health benefit sa IF. Shoutout din pala dun sa nagturo sa akin ng IF. Siguro mag almost 2 years ko na tong ginagawa. Shoutout kay Lauren. Nakasama ko po sa gym dati. So, fitness first. Siya po nag-introduce sa akin ng intermittent fasting. Sobra. Ito siya. Tsaka yung pag-importante talaga yung may workout araw-araw. Diba? Kailangan lalabas ang toxin ng katawan. Kailangan mo lang pawisan araw-araw, kahit 30 minutes pawisan ka, ayos na yun. Silip. Ulit-ulit ko sinasabi kasi napaka importante ng health sa tao, sa atin. Sili. Patatas. So tasty. Olives. Para siyang pagkagat mo, malambot. Para siyang may mga seeds na maliliit. Pero ang lasa pa. Parang sili yata to. Parang bilog.
gusto ko tong ito, gusto ko tong leaf na mali, dahon na maliit nila. Ay, ano na. Sedyo na po, hindi ko ito mauubos ha. Woo! Ba't ko ba nakagat-agat? Baka nga pala yun. Sa Pilipinas. Sarap kumain. Meron siya yung sa Ampalaya. Ampalaya ba? Sarap. Yung mahabang gano'n ng... Ah, malunggay. Sarap. Hindi ko na tuloy napansin to. Kasi mas masarap to. Dati hindi ko to pinapansin. Hindi pa ako nakumbukbang. Hindi ko siya malalaman kung ano lasa niya. Ito lagi kasi ito pinapartner ko dito. Sarap. Sarap magkamay. Gusin ko pa rin to. Sayang kasi. Natakot ako ba makain ko yung mga seed nung ano sili. Dahil nasa mukbang ako, mabibigitan tuloy akong ubusin to. Maahang sa lalamunan. Kaya sili talaga yung nakain ko kanina. Sili talaga. Ito. Parang siyang grapes. Pero napakaanghang niya. Hindi kaya magloko ang tiyan ko dahil sa coconut. Kailangan kainin mo lahat. Ang anghang mo. Sa susunod, mumukbang ko. Siguraduhin ko wala anghang. Ang napaluha ako sa anghang. Dapat gatas ininamin ko. Iinamin ko yung kalahatin ng tubig pag tapos na ako. Pero iinom ako ng maraming tubig pagkatapos na po ng mga after 30 minutes, mga gano'n. Gusto ko pang kumain. Okay, ganito na lang. Kasi kulang ang kinain ko. Papakita ko po sa inyo ang cashew maple. Na may turmeric. Ito po yung loob. Ganito yung loob niya. Kulay turmeric. Ay, ako, ano yung color ng mga nakikita niya sa loob ng bote? Ganito yung color niya. Ngayon, ito try ko siya dito.
klase talaga siyang turmeric, pero may konting tamis. May konti siyang siguro dahil sa maple nga. May tamis siya. Kasi kung turmeric lang siguro, baka hindi siya makain. Ito po siya. Ito siya. Ayan. Ito, sasara ko na. Ako ano pa maisip nyo. Hindi ko pa kumakain. Butternut, cashew, maple, turmeric. Ano siya? Sarap. Pero mas masarap pa rin siya sa... tasty. Brown bread. Sarap. Hindi ko siya sa brown bread eh. Nakain. Sa toast, yung bread, tapos lalagyan ito. Hindi siya bagay dito. So, ito na po ang aking mukbang. Napakadaming tinapay. Mauubos ko dapat eh. Ala, kulang pala sa akin ito. Dapat dalawang order. Pinadeliver ko kasi. Sarap. So, thank you guys. Everyone, sinamahan niyo.